Yan, isang magandang umagas na inyong lahat. Ayun, may update pala ako about sa aking leki-leki na yung nakaraan kong vlog is tinaray ko yung maxi pill number 3 at yung nangyari sa aking leki-leki na sobrang makati siya na masakit na hindi mo maintindihan. At yung ginawa ko sa aking leki-leki kasi nga medyo hindi ako masyadong komportable sa aking leki-leki na ginawa ko sa aking eksperimento. Kaya inano ko muna, tinigil ko muna yung aking eksperimento kasi nga di ko talaga kayang tiisin ang aking kilikili na hindi ko siya maintindihan na napakasakit na hapdi na parang tinutusok siya na ganun. Kaya tinigil ko muna at ngayon medyo okay na yung aking leki-leki. Hindi na siya mahapdi o hindi na siya masakit man, pero may konting namumula na lang siya at hindi na masyadong ano siya, kaya medyo okay na yung aking leke-leke na hindi katulad nung nakaraang araw na sobrang masakit talaga siya at hindi mo siya kayang tiisin na parang gusto mo yung ikilikili mo lagi mo na lang itaas palagi kasi nga mahapdi siya. At yun pala nangyari sa aking kilikili noon na ganun ang ginawa ko. Inexperimentuhan ko yung aking kilikili sa maxi pill number 3. Ipakita ko sa inyo yung nangyari sa aking kilikili na maayos na siya ngayon at hindi na siya ano. Ito, tingnan nyo na. Oh, yan. Yan siya. Oh. Sobrang namula talaga yung kilikili ko, yan. Pero, hindi na siya mahapdi. Hindi na rin siya maano. Pikto lang yan siguro ng ano eh. Kasi tinigil ko muna siya at tinigil ko muna siya ng paglagay sa maxi pill na yun na number 3. At, yan, ganun din sa aking kilikili sa kabila. Ganyan. Ganun din ang nangyari sa kilikili ko. Ang taba-taba talaga ng braso ko. Pag nag-diet ako, parang lalo akong tumataba. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Hindi bali. Basta, importante, wala kang naapakan na tao na naagrabyado. Yan. Yan kasabihan daw. Pag malusog daw, masagana sa pagmamahal. Ganun daw kapag malusog yung isang babae. At ayun nga, ramdam ko talaga na masagana ako sa pagmamahal sa aking pamilya. At yung kasabihan din ng iba, kapag nangayayat ka daw, dami mo daw ano, hindi ka daw masaya sa pag-aasawa mo. Ganun. At yan ang sinasabi ng iba na kapag ka isang babae daw tumaba daw, big sabihin hindi siya naano sa kanyang buhay, hindi na problema. Kumbaga, sa totally pinan, ebe, yan na naman na, nabubulo na naman ako. Sa totally financial, hindi ka ka masyadong na problema kasi nga, kahit papano nakakakain. Kaysa talaga yung pang araw-araw nyo talagang kailangan nyo i-survive. Yan na, ganun. Kaya, yan siguro yung sinasabi na namumroblema talaga kasi nga talagang iniisip na yung araw-araw na paano i-survive. Ganon. Yan ang kasabihan nila. At yan, kaya ganon siguro. Pero ang dami kong problema na iniinda at iniisip eh. Pero okay lang. Masagana ako. Pero ano, kumbaga hiyang ako sa kakaisip na ang problema na madami. Lalo na sa aking anak na bonso. Ganun. Na hindi matapos-tapos. Kasi nga,
natigil yung therapy ng aking anak at yan. Basta, sino kayang tao na walang problema sa mundo? Ganun. Yun lang.